Hi, my name is Ian Delia and welcome to Think Talk. I have a challenge for you. Can you translate ang dami mong alam? Eh di ikaw na. At yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung pinaka-matalinong phrase na naimbento sa history ng Pilipinas, eh di wow. Pwede mo ba silang i-translate sa English? Mahirap, di ba? At kung matranslate mo man sa English, hindi magiging accurate yung meaning. For example, yung ikaw na magaling, pwede natin siyang i-translate into you're the one who's competent or you're the one who's more competent. Yes, pwede natin siyang pasukan ng sarcastic na tono, pero hindi niya makakapture yung buong meaning, yung buong emotion ng sarcasm kung babanggitin mo siya in Filipino. Edi ikaw na magaling. Bukod dun sa mga nabanggit ko, napakarami pang phrases ang ginagamit ng mga Pilipino kapag nasa smart shame tayo. For the first video in this channel, we're going to talk about dealing with smart shamers. And as a bonus, at the end of the video, I'm going to share with you how not to be a smart shamer because we can be one without knowing. Believe me, you would want to know kung paano natin iiwasan na maging smart shamer at malaman natin yung mga tendencies natin na maging smart shamer kahit kadalasan nandun tayo sa receiving part of it. So, simulan na natin. First of all, bakit nga ba may smart shamers? Sa tingin ko, napaka-nourishing ng kulturang Pilipino sa smart shaming. Noong bata pa lang tayo, tumatak na sa utak natin na hindi tayo pwedeng magsalita kung hindi naman tayo kinakausap. Kapag nagsabi tayo ng opinion sa mga mas nakakatanda sa atin, sasabihan tayo ng ang dami mong alam ha, kaya mo na ba sarili mo? We translate having an opinion to being pilosopo. Another odd thing, kapag translate mo yung pilosopo into English, ang makukuha mo, philosopher. Wala akong alam sa language ng ibang bansa, pero sa Pilipinas lang merong negative connotation yung pilosopo. Yun yung pagkakaalam ko. Ang pilosopo ay nagtatanong, nag-iisip, at hindi basta-basta tinatanggap yung sinasabi sa kanya. Kailan naging mali yun? Pero hindi lahat ng bata lumaki sa ganitong environment. Ang problema, pagdating nila sa eskwela, nakakakilala sila ng mga bata na ganito yung kinasanayan. So itong mga bata na vocal sa alam nila, yung sumasagot sa mga teachers kapag may tanong kasi na-encourage sila sa kinalakihan nilang environment na maging vocal, na magsabi ng opinion, na magsabi ng sagot. Binabara sila ngayon itong mga bata na lumaki na nakasanayan na hindi tama yung pagsasabi ng sariling opinion o pagsasabi ng alam nila. Hindi nila kasalanan yun, ito nang talaga yung kinalakihan nila. Sila yung mga nagagalit sa mga kaklase nila na teacher's pet o pabibo. Hindi pa tayo nagtataka, yung school ay lugar para magtanong, maging curious, at mag-share ng kaalaman. Pero bakit masama yung tingin natin sa mga kaklase natin na palatanong, curious, at palabahagi ng kaalaman nila? Oh, guilty ka, no? Guilty rin kasi ako dito. Hindi ako pala sagot doon sa school kahit alam ko yung sagot sa tanong kasi ayoko maging bida-bida. Kaya ako nasabi na lahat tayo ay may tendency na maging smart shamers. Dahil ito yung totoo, nadala pa nga natin siya sa workplace natin. Hindi sa hindi smart ang mga smart shamers. Kadalasan, sila yung mga pinakaunang nakaranas na ng smart shaming noong bata pa sila. Kaya tumatak na sa isip nila na mali yung mag-speak up ng alam nila. Nagiging enforcer lang sila ng batas na nakagawian nila. So, how should we deal with smart shamers? Mas madalas ako makaenkwentro ng smart shamers sa internet, lalo na sa comment section ng Facebook. Ang ginagawa ko, naghahanap ako ng links ng article sa bawat logical fallacies, tapos kinakopy ko yung link at pinipaste ko doon as a reply sa taong ng smart shame sa akin. Hindi ito yung tamang gawin, huwag niyo akong gayahin. This is very passive-aggressive and arrogant. Natutunan ko na kung careful ako at genuine yung kagustuhan ko na maibahagi talaga yung opinion ko o yung kaalaman ko, mas nagiging maganda yung resulta. Re-respetuhin ka nila at eventually sila na rin yung gagaling mag-isip dahil nabasag mo yung belief system nila na hindi encouraged ang pagsasabi ng kaalaman nila o ng opinion nila. So yung una kong tip para sa'yo, engage them. Naranasan ko to with a friend. Very creative siya na smart shamer. Hindi niya ginagamit yung common smart shaming phrases tulad ng edi ikaw na magaling, o yung edi wow. Dinadaan niya lahat sa biro at every time na magsasalita ako about my opinion, sasabihin niya,
tulog na tayo haba na naman nagsasabihin ni Ian eh. Oh, minsan. Oh, ginagalit niya na naman si Ian. Marami sa atin yung nakaranas na nito. Dahil inaral natin yung isang bagay, we tend to develop a conviction and passion for it na tinatranslate ng ibang tao into anger. Akala nila galit lang tayo. Pero hindi, convicted lang tayo sa sinasabi natin at very passionate tayo. So what I did, I directed my full attention to this friend and tinanong ko sa kanya kung ano yung opinion niya tungkol dun sa usapan. Siyempre, nung una, dinadaan pa rin niya sa biro pero hindi nagtagal, shinare na din niya yung opinion niya tungkol dun sa pinag-uusapan namin na topic. Tapos, tinuloy-tuloy na lang namin yung usapan. When we engage smart shamers, we're telling them that there is another option. Before, ang option lang nila when it's time to share their opinions is to keep quiet. Asking them for their opinion tells them that not only is it okay to share their opinion or yung alam nila, it also tells them that they are encouraged to do it. My second tip is related to the first tip. Number two, respect them. Engagement is a show of respect to someone. May dalawang negative kasi na pwede akong gawin kapag na-smart shame ako. Una, lalabanan ko yung smart shamer. Alam mo ba yung ginagawa mo? Wala ka nang nakukontribute. Hinihinder mo pa yung usapan. At pangalawa, pwedeng wag ko na lang siyang pansinin. Pero talo ako kung gagawin ko yung kung ano man dito sa dalawang to. This is an internal effort kasi our tendency would be to explode at them. Lalo na kapag napuno na talaga tayo sa kanila. But remind yourself that it's probably not that person's fault that he thinks that way and that you can do something about it. However, you can only do something good about it if you come from the position of respect. Being smart is not only about what you know. It's also about what you do with what you know. My third tip is for when you've tried the first and second tip pero wala pa ding nangyari. Here, you're going to choose your battle. Hindi ka hero, hindi ka bayani. Hindi porket sa tingin mo na mas may alam ka, eh obligasyon mo na para baguhin yung perspective nila. Baka kasi yung pagsubok mo na i-engage yung smart shamer ay hindi manggaling sa respect. Baka manggaling siya sa arrogance. Napapansin ko sa sarili ko na nagiging arrogante na ako kapag yung tono ko nagiging condescending na. Pag nangyayari yun, lalong hindi ko nakukuha yung loob ng smart shamer. When you hear your tone being a bit condescending na, stop. Just let it go. Hindi lang yung message ang importante dito. It's also the messenger. After all, you've tried. You did something. That's enough. Real intelligence is not arrogant. Kasi if you're really someone who thinks, you will always arrive at the conclusion that civility must be exhausted at all costs. If you choose a less civil approach, you're submitting to your emotions and impulses. Does that sound smart? Remember, our goal in Think Talk is to normalize thinking. In trying to do so, there is a tendency to make thinking look even worse. Be very careful of that. And of course, as promised, here is a bonus tip to make sure that you're not being a smart shamer yourself. Pwede kasi tayong ma-intimidate by smarter people, and there will always be someone smarter than us. Lots of them and way smarter than us. Sinimulan ko yung channel na to with self-doubt kasi alam ko na mas maraming matatalino sa akin and sobrang mas matalino sila sa akin by a lot of levels. But they are not creating content, trying to teach people how to think smarter and better. But I realized that thinking is something that I just genuinely enjoy. I like studying, I like thinking, I like ideating, I like imagining things. So, nagsettle ako sa sarili ko that I have to do this channel because it will be just me sharing something that I enjoy with you. My smart shaming comes in the form of invalidating the knowledge of someone who has intimidated me. The best example of this ay yung nauuso ngayon na sinasabi ng maraming tao, lalo na nga sa hustle economy. It goes something like this. Knowledge is useless without action. I completely disagree with this. The better thing to say is knowledge is completed by action. Naniniwala ako na yung execution ay yung second to the last step when it comes to completing your learning. And yung last step ay teaching. I'll talk about this in a future video. Knowledge by itself is not useless.
kahit yung practically unused knowledge, pwede natin siyang magamit sa decision making. So hindi tama yung kasabihan that knowledge is useless without action. And it's a form of smart shaming. So when you catch yourself trying to invalidate someone else's knowledge, take a pause and mag-isip ka, think even more. Valid ba yung pag-invalidate mo sa knowledge ng tao na yon? What's your goal sa pag-invalidate ng knowledge ng tao na yon? Does it affect you? Does it affect the group? Kasi kung hindi naman, ano yung intention mo behind the invalidation? In my case and sa mga nakita ko sa ibang tao, kadalasan yung pag-invalidate natin ng knowledge sa ibang tao, wala namang kinalaman sa atin. Na insecure lang talaga tayo, na threaten lang talaga tayo sa knowledge nila. I'm speaking from experience here. Intellectual insecurity is a product of not thinking well enough or not thinking enough. Keep your thinking constantly a check and stay objective. If you're someone who thinks a lot, you know that it's not a passive activity. It's a conscious one. So hindi mo pwedeng pabayaan na mag-wander na lang yung utak mo. You have to control it. Your brain is just a part of your body. Your mind is just a part of your body. It's not you. It's not your identity. That's it for today's video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Share this video with your friends so we can normalize thinking. And again, I only gave you the information. It's up to you what you're going to do with it. See you in the next video.